أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mga kapatid sa agama Islam ngayon po ay nakapag-live muli tayo sa social media, sa Facebook. At dahil hindi tayo nakapag-live sa mga nakaraan, sapagkat marami po tayong mga napag-abalahan sa ating buhay. So, ngayon, alhamdulillah, babalik muli tayo para sa ating pagbabahagi ng ating mga kaalaman, especially sa kaalaman ng agama Islam, sa Islamic knowledge, na para tayo ay makatulong na rin sa mga taong hindi pa nakakaalam sa mga dapat alamin sa mga bagay na kung saan kailangan para sa Sirat al-Mustaqim, na kung saan yung tinutukoy sa Surat al-Fatiha na hindi na Sirat al-Mustaqim. Ngayon mga kapatid, medyo maulan ngayon. Medyo mahirap pang ating pagdinig. Hindi ko alam kung maririnig ba ang ating boses. Napalagay kong maririnig siguro, pero hindi gaano malinaw sapagkat maulan po ngayon dito sa amin, dito sa lugar namin, sa Pagadian City. So alhamdulillah, tayo po ay binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon para makapagbahagi na rin. Meron lang akong kunting ibabahagi po sa inyo mga kapatid. Tungkol po ito sa kaalaman din ng agama Islam. Sa hadith na ini-advise ng Rasulullah, ang mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, doon kay Abu Dhar, na isa sa mga advice ng Rasulullah sa kanya ay patungkol po ito sa yung kahalagahan ng buhay. Kahalagahan po ng ating buhay. Kung gaano kahalaga ng ating panahon, ng ating oras, mabigyan ng kahalagahan. Ngayon, ang mga isa sa mga advice ng Propeta Muhammad din kay Abu Dhar ay patungkol po yun sa yung limang bagay na dapat mabigyan ng kahalagahan bago dumating ang susunod na lima, no? Yung five other things, which is isa doon yung kabataan bago darating yung katandaan. At
Yung pangalawa, yung kalusugan bago darating yung pagkasakit. Ang pangatlo naman, yung kayamanan bago darating yung karukhaan, kahirapan, at yung panahon bago darating ang yung pagkaabala, yung pagkabisi natin. At ang panghuli doon ay yung buhay bago darating yung kamatayan. Ito po yung napakahalaga po ito sa mga advice ng Propeta Muhammad kay Abu Dhar. At hindi lang ito para sa kay Abu Dhar, kundi para rin sa lahat ng mga umat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sa lahat ng kanyang umma. Kung tayo ay isa sa mga umma ng Propeta Muhammad, ito po, tayo po ay kabilang po dito sa pinapayuhan ng Propeta Muhammad, no, sa puntong ito. So ngayon, mga kapatid, isa sa mga gusto kong ibahagi dito ay yung health natin, yung health, yung kalusugan, ang kalusugan natin. Habang tayo po ay malusog pa, habang tayo po ay malakas pa yung ating katawan, ay ang advice ng Rasul ay dapat pahalagahan po yun. Pahalagahan. Habang malusog pa yung ating katawan, ay dapat, sabi ng Rasulullah, ay pahalagahan po natin yun bago dumating yung kaan, o ay bago dumating yung kasakit, yung pagkasakit natin. Papayag na hindi, tayo talaga ay daratingin talaga na tayo ay magkasakit. So bago darating yung pagkasakit, ay palagahan natin yung tayo pa ay malusog pa yung ating mga pangatawa natin. Bakit? Kasi nga, nandyan pa yung mga benefit, nandyan pa yung mga advantages para sa atin na gawin natin yun. Okay? Tulad ng ating pagdasal sa limang bisis isang araw, ay minsan pag tayo ay nabibisi, minsan tayo ay, kung meron man tayong mga bagay na hindi natin naiiwasan. So, hindi mapagdasalan yung mga salat. At tulad ng Salatul Dhuhr, Salatul Asar, Salatul Maghrib at Isha, at saka yung sa Fajr prayer. So, sa mga ganun, although we commit sin, yes, nakapag-commit tayo ng sin dahil hindi natin napagdasalan yung wakto, yung oras ng pagdarasal. So, nakakommit tayo doon ng kasalanan. Nakakommit tayo ng sin, no? Ng kasalanan. At tayo naman ay binigyan din ng pagkakataon para magkapagkada. Makapagbayad tayo ng ating mga hindi napagdarasalan. Hindi napagdasalan. So, aside from committing, commit tayo ng kasalanan natin. So, makapagbayad tayo ng ating mga kada sa ating hindi napagdasalan. So, yun ang tinatawag natin na kada. So, ngayon, pag marami tayong mga hindi napagdasalan sa mga wakto, ay dapat pagdasalan natin yun. No? Magkada tayo bago darating yung ating pagkasakit.
Kasi nga, sabi ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sabi niya, badiru walabdan. Sabi niya, magmandali kayo sa paggawa ng kabutihan habang malusog pa yung pangangatawan. Malusog pa yung katawan habang healthy pa yung katawan. Magmadali sa paggawa ng kabutihan habang ma-active pa, aktibo pa yung katawan. Okay. Habang ito, wala alsuno mutlaka, habang hindi pa nakatali yung ating dila. Hindi pa nakatali yung dila natin. Kasi pag tayo ay nagkaroon na ng sakit, halimbawa, pag tayo ay na-stroke na, minsan pag ang tao ay na-stroke, pag na-stroke na yan siya, minsan maraming mga... Pag na-stroke na yan, minsan hindi yan makapagsalita. Hindi yan makapagsalita ng maayos. Kasi na-stroke eh. Na-stroke. Uli kaya yung iba pang mga dahilan bakit hindi siya makapagsalita ng maayos. So habang makapagsalita pa tayo, maganda pa o mabuti pa yung mga pananalita natin. Magagamit pa natin yung ating dila. So pagkakataon na yun na gamitin natin sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga hindi pa yung magamit pa natin yung dila natin sa pagpuri natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pag nalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pag recite natin ng Suratul Fatiha o ano yung mga sura after Suratul Fatiha, mga dhikr natin sa pagdadasal natin. Hindi kaya ay sa mga pag-iistighfar natin, sa mga iba pang mga gawain, sa mga dua, nakagamit natin yung ating dila. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, badiru wal abdan sahiha. So habang ano pa yung katawan natin, sahi pa yung mga katawan natin, magmamadali tayo sa paggawa ng kabutihan. Huwag natin hayaan na masayang, ma-waste yung time natin. Huwag natin hayaan na mapawalang bisa or masayang yung panahon natin habang tayo ay malakas pa. Huwag natin yung gawin kasi nga, yun po ay kakasira sa atin. Kaya sabi ng Rasulullah, badiru wal abdan sahiha wal alsunu mutlaka wa taubatu masmu'a. So habang yung pinakpakinggan pa yung mga pagtatawba natin, yung mga repentance natin, so magmamadali tayo sa pag-repent natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapakinggan pa yun, no? Pero pag tayo ay nagkasakit na, hindi kaya ay nahirapan na tayo sa pagtawba natin kasi marami ng mga waswas ng Shaitan. Waswasil khannas. Andun yun sa suratun nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dun, magwawaswas dun sa puso ng tao. So, hindi na siya magre-repent. Hindi na siya magre-repent sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nang repentance para sa kanya. Parang wala nang silbi para sa kanya yung pagre-repent niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun. Sabi ng Rasulullah, badiru wal abdanu sahiha wal alsun mutlaka wa taubatun masmu'a. So, habang pinapakinggan pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung ating pagtatawba sa kanya. Wal a'malu makbula, yung mga amal natin, yung mga mabubuti nating gawa, ay habang tinatanggap pa yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po, no? Your health before your ailment. Yung kalusugan bago darating yung pagkasakit. Ayun.
Ayan ang sabi ng Rasulullah sa advice niya kay Abu Dhar, sahihatu wasihatu kakabla saklik. So, yan po ang isa sa mga ano doon. And then, yung buhay natin, mga kapatid, napakahalaga po na mabigyan natin ng time, ng kahalagahan yung ating buhay bago darating yung ating kamatayan. No? Madalas kong binabanggit yung kamatayan. Kasi nga, yun po ay advice po para sa atin yan. Advice ng Rasulullah yan. Yan po ay madalas nating makikita o mababasa sa loob ng Quran, ng Karim, tungkol sa kamatayan. Huwag po natin isipin na hindi maganda yung pagbanggit natin o pag-aalala natin ng kamatayan. Huwag po natin isipin yun. Bagkus yun po ay makakabuti po para sa ating lahat. Na palagi natin binabanggit, palagi natin iniisip ang kamatayan. Kasi nga para po tayo ay ma-aware po tayo. Magigising po tayo palagi sa ating mga gawain na meron pong buhay pagkatapos nitong buhay na ito. Nitong buhay na ito. Buhay sa dunya. May buhay after sa buhay ng mundo ito. So, nakakabuti po ang ating pagbanggit o pag-mention o pag-aalala ng kamatayan natin. Kasi para tayo po ay makapaghanda. So, ito, sabi ng Rasulullah, sa advice ng Rasulullah kay Abu Dhar, na paalagahan mo yung yung buhay mo dito sa mundo ito bago darating sa iyo yung kamatayan mo. Palagahan mo yan. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takpo malaysa lakabihi ilmun. Wala takpo, huwag kayong sumunod sa mga taong, huwag kayong sumunod kung wala kayong kalam-alam tungkol doon. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sa katotohanan, ang ating mga paningin, ang mga paningin po natin, inna sam'a wal basar, ang ating mga paningin, ating pandinig, ang ating paningin, wal fuada, ang ating puso, ang heart po natin, kullu laika kana anhu masula, at sa lahat po ng mga nandyan, no, kullu ulaika, lahat niyan ay tatanungin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan? Sa day of judgment, sa araw po ng paghuhukom. Ano masula sa lahat po, araw po ng paghuhukom. So yun po, yung buhay po natin ngayon, lahat po nito, itong paningin natin, itong pandinig natin, ang dila natin, ang ating puso, at lahat po ng parte ng ating katawan ay tatanungin niya ito. O ngayon, kung hindi po natin nagagamit sa tama, no, hinahayaan natin, pinagaksayahan lang natin yung oras natin, we are wasting ng ating panahon. So, yan po. Kaya nga, sabi ng mga naunang namatay, nang sila ay naparoon na sa kabilang buhay, sila po ay nagre-request po sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na pabalikin sila dito sa mundo, sa dunya. Pabalikin sila dito sa dunya. No? Kasi nasaksihan nila yung mga promise ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pag ang taong hindi sumusunod at taliwas nag-denial sila sa mga gawain, hindi sila sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila sumusunod sa mga sinasabi ng Rasulullah, pagdating na doon sa kabilang buhay, doon nila masasaksihan ang katotohanan. O ngayon, ano ba ang sabi nila? Ano naman ang request nila? Pabalikin sila dito sa mundong ito. Nag-request sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik sila dito sa mundong ito.
Pero ano ang sabi ng Allah? Hindi. Wala na pong panahon yan. No, wala nang panahon. Yan po ay mga kasabihan lamang nila. Yan po ay mga kasabihan lamang nila. Oh. Basahin po ninyo, mga kapatid, sa chapter 23, ayat 99 hanggang sa 100. Ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idha jaa ahaduhumul maut. Hanggat darating sa isa man sa kanila ang kamatayan, kala, sabi ang isa sa kanila, doon na sa kabilang buhay, doon na sa yawmul barzakh, no? Doon sa barzakh. Sa barzakh. Life, barzakhiya, before the day of judgment, which is between the day of the dunya and the akhirah. That is the barzakh. So, sabi ng ano na ito, kala rabbi irji'uni. O Allah, Rab, may Rab. Sabi, ibalik mo ako sa dunya. La'alli a'mal saliha. Upang ako ay gagawa ng kabutihan, no? Gagawa ng kabutihan, gagawa ng mga bagay na hindi ko nagawa, no? Sa panahon na ako ay nandun pa sa dunya. Pero ano bang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? No. Ito ay, ano, sabi niya, kalla, innaha kalimatun huwa kailuha. Ito ay salita lamang niya, no? Salita lamang niya ito. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. At saka, at ang saka, sa likuran nila ay ang barzakh hanggat sa araw ng paghuhukom, sa araw ng Yawmul Qiyamah. Yan po. So, tayo po ay buhay pa. Nandito pa tayo sa mundong ito. Nandito pa tayo sa dunya. So, pag, magtawba po tayo. Palagaan natin yung buhay natin. Dasal tayo ng limang bisis isang araw. Mag-fasting tayo. Mag-dua tayo. Ano pa yung mga bagay na mga kabutihan na magbibinipit sa atin, magbibigay ng opportunity or ng kabutihan sa atin doon sa kabilang buhay. So, yun lang po mga kapatid. No? Insha Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay pagpalain po ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga mabubuting gawa para magbenefit po tayo sa ating mga ginagawang kabutihan dito sa mundo ito. Inshallah. Sa susunod po, mga kapatid, marami pa po tayong mga dapat na ibahagi sa social media. Inshallah. So, bumalik na naman tayo para at least makapagbahagi na naman muli. So, mga ilang beses na tayo, ilang panahon na hindi tayo nakapag-bahagi sa social media. Inshallah. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga lapses, no? Sa mga ginagawa natin, sa mga nagawa natin. At ipasok tayo sa surga, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lang. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.